Magandang umaga po sa ating lahat. At muli, ito ang inyong lingkod, Pastor Roderick Rose po, ng Blanca Baptist Church para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa 10 minutes prayer and devotion at salamat po sa host po ang IBC. Ngayong umaga na isa po dalhin sa inyo ang ating pag-aaral na masusumpungan po sa Aklat ng Mateo Kapitulo 11 talatang 28 hanggang 30. Sabi ho dyan, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapaga at nangabibitang nangabibigat ang lupa at kay aking papagpapayin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-araw kayo sa akin sapagat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking sa ating teksto po ngayon o araw na ito, makita po natin ang isang napakagandang paanyaya ng Diyos. Isang paanyaya ang punong-puno ng pag-ibig sa atin. Ano ho? So dito makita natin mga kasama at mga kapatid, ang unang tanong ay sino kaya ang nais pong anayaan ng Panginoon dito? At ano kaya ang kanyang willing na i-offer sa mga taong tatanggap ng kanyang paanyaya. At pangatlo, ano ho kaya ang kanyang inaasahan sa mga tutugon sa kanyang paanyaya? At ano ho mga kasama at mga kapatid ang nilalaman ng kanyang paanyaya? Una, sino ho mga kasama at mga kapatid ang inaanyayahan ng Panginoon sa talatang ito? Una po mga kapatid, mga kapatid, yung po mga taong nangabibigat ang lupa at mga nangapapaga. Ibig sabihin, yung po mga taong nandoon sa kasalanan. Alright. Alam mo ninyo kung meron pinakabigat na dalain ng tao sa kanyang puso, sa kanyang konsensya, ay walang iba kundi ang kasalanan. Sapagkat ang kasalanan po mga kapatid, ang naghihiwalay sa tao at sa Panginoon, makikita mo natin yan sa Isaiah chapter 59 verses 1. At hindi lang po yan, ang kasalanan din po mga kasama at mga kapatid ay nagdudulot ng matinding side effects. Ano ho? Una ho, tayo ay nawawala ng panloob na kapayapaan. Ang taong burden sa kasalanan ay palagi kong magulo ang kanyang buhay. Makikita mo natin yan mga kapatid sa Isaiah 48:22. At dahil sa mga kasama at mga kapatid, ang taong merong kabigatan sa kasalanan ay punong-puno po ng hirap, ng anxiety, ng depression, ng fear or doubt. Sabi po na sa ministeryo po mga kasama at mga kapatid, turo po sa mga kababayan natin PDF, patuloy na hindi po sa kanila. Yung kanilang matinding nahihira, kahirapan sa emosyon. So dahil po sa kasalanan. Pero salamat sa Panginoon kasi po ang Diyos ano, ay nagpapaanyaya sa atin. Na tayo ay lumapit sa Kanya. Hindi natin kinakailangan at dalhin habang panahon ang mga kasalanan ito na nagdudulot ng kabigatan sa atin. Okay, bakit po kasi likas po sa atin kaya ganito po tayo? Kasi likas po sa tao no, ang pagiging makasalanan. Roma 3:23 at talatang 10. At dahil lang dito mga kasama at mga kapatid, maraming tao na nagiging alipin ng kasalanan. At makikita ko natin yan sa Matthew 8:34. Sino po mga kasama at mga kapatid ang inaanyayahan ng Panginoon sa talatang? Sino ho mga kasama at mga kapatid ang inaanyayahan ng Panginoon sa talatang ito? What else makita pa rin natin mga kasama at mga kapatid? Maraming tao mga kasama at mga kapatid ang pinagbawalang bahala lamang po ang patungkol sa bagay nito. They try to solve the problem by their own means. Talaga namang sila po ay hindi mapakali sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Ano pang pangako ng Panginoon sa ating mga kapatid? Kapag
sa kanyang panyaya sa atin. Sabi ng Diyos, tayo ibibigyan ng ano ng kapahingahan. Sabi niya rin, magsipareto kayo sa akin, kayong lahat ng nangapapagala at nangabibigyan ng lupa at kayo aking papagpapahingahin. Maraming tao ang pagod dahil po sa kasalanan. Maraming tao ang hindi mapapali dahil sa kasalanan. Dahil dito, mga kasama at mga kapatid, Diyos po, ano, gusto magbigay sa atin ng kapahingahan. At saan po natin masusumpungan ng kapahingahan ito? Hindi po sa mga makamundong bagay. Ito'y masusumpungan po natin sa ating Panginoon. At ano yung kapahingahan? Itulad sa ating kapahingahan po ng ating kaluluwa. Yan po yung gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin. Sapagkat, as I said, ang tao po kasi ay makasalanan. At talaga, bigat na bigat po sa kanyang sarili. Ano po? Yung side effect po nito, as I said, ay nagpalayo po, nagpahiwalay po sa tao at sa Diyos sa kanyang ugnayan. Now, dito mga kasama at mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, na ang gusto ng Diyos ay alisin ang kasalanan ito sa ating buhay. At sa pagitan po ng ano, ng pagkakaroon natin ng tamang kaugnayan, kung po yung po ating tanggapin at kilalanin si Kristo bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Makita po natin yan sa aklat po ng Epeso, "For by grace are you saved through faith." Alright? At iba pong bahagi ng pagkakasulatan. Sa magitan po ng dugo ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay pinalayan mula sa kahatulan ng kasalanan sa aklat po ng Roma 8. At kasama na po dyan ang pag-alis. Okay, yung paglilinis sa epekto ng kasalanan sa ating buhay. Tandaan natin na magkaroon po tayo ng tunay na kapahingahan, mga kasama at mga kapatid ng ating kaluluwa ay napakahalagang bagay po. Kung kaya nga po, kung ang tao lang po ay matunay niya magtiwala sa Panginoon, na hindi niya kinakailangan pahirapan at maghihirap araw pa. Ang Diyos po ay willing na tayo ay tulungan. Dapat mo yung mga bagay na gusto ng Diyos na mali sa atin. Alright, gusto ng Diyos na mawala yung mga paghihirap na yan, yung mga anxiety. At ang Diyos ay nag-o-offer ng kapayapaan or peace sa panahong tayo ay naguguluhan. Isang kapayapaan, mga kasama at mga kapatid, na hindi po kailanman kayang ibigay na sanlibutan sa John 14:27. Isang kapayapaan, mga kasama at mga kapatid, na matibay po na kaya nating tiisin sa gitna ng mga paghihirap sa John chapter 16 verse 23. At isang kapayapaan, mga kasama at mga kapatid, na magbabantay sa ating puso at sa ating isip, at siya namang ito ay magpapatuloy upang tayo ay samahan at nabiyayaan. So I wish to God ngayong gabi ito ay, ngayong araw na ito ay huwag nating pabayaan, huwag nating talikuran, huwag nating sayangin ang paanyaya ng Panginoon. Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin sapagat ako'y maamo at mapagkumbabang ang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagat malambot ang aking pamato at magaan ang ating kasalanan. Huwag ho nating pinitin, lutasin ang problema natin sa sarili natin ng paraan, bayaan natin ang Diyos, lutas din natin. Lumapit tayo sa Diyos. Maraming salamat po, tayo muna lang. Panginoon Diyos, salamat po sa oras na ito, muli sa pagkakataon, binigay po sa amin. Upang magbahagi ng iyong salita. Nawa ay naging pagpaparay mo sa mga patira namin. Tuhan, panalangin po sa pangalan ni Jesus. Amen.